Thai. Water. So, minsan black or blue. Ang mga pagkaing toyo, pasas at talong ang mga halimbawa nito. Meron din po tayo yung metal. Ang metal kasi puti, so kanin. Bukod sa kanin, pasok din dito ang tokwa at gatas o kahit anong pagkaing kulay puti. No, yung fire naman po, usually orange, red. So anything na meron pong kinalaman sa ganong kulay, nire-represent po niya ay fire. Halimbawa ang carrots, apple at kamatis. Ang earth kasi brown or yellow, so pwede itlog. Pasok din sa earth element ang lemon, mais at kalabasa. Ang wood kasi ang kulay po niya ay green. So anything that is associated with color ng green is representing wood color, no? Ang bawat elemento nagpapalakas din ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ready na ba kayong mabusog sa swerte? Sundan lang ang mga recipe na ituturo ni Chef Robert Tan. Kung swerte ang pag-uusapan ngayon Chinese New Year, hindi magpapahuli ang pagkain. Tuturuan ko kayo ngayon ng mga yummy recipe na hindi lang bubusog sa inyong mga tummy. Gagawin din kayong lucky. Tiyak malalak at first sight kayo sa ating first dish. Tuturuan ko kayo ng sweet and sour fish. Gagamit tayo ng fish dahil ang ibig sabihin nito sa mga Chinese ay money. Siyempre pa, may 5 elements ang putahing ito. White onions para sa metal, green bell pepper para sa wood, red bell pepper para sa fire, pineapple chunks para sa earth, at black pepper para sa water. Iprito ang isang buong tilapia. Habang hinihintay na maging golden brown ito, gawin na ang sauce. Paghaluin ang tig 1/4 cup ng ketchup at pineapple juice, 1 tablespoon sugar, tig 1/2 teaspoon ng salt and pepper, at 5 tablespoons ng suka. Hanguin ang pinritong tilapia. Isote ang isang buong white onion, tig isang medium-sized green at red bell peppers, isang putol ng ginger na pampaalis ng lansa ng isda, at 1/4 cup pineapple chunks. Ang gagawin lamang natin, iko-coat lamang natin ng oil ang ating mga vegetables para maging shiny ito. Then pwede na natin ihalo ang ating sweet and sour sauce na ating hinalo kanina. Dagdagan ito ng slurry o tinunaw na cornstarch na pampalapot. Haluin ang sauce at hintayin itong kumulo. So ngayong kumukulo na ating sauce, pwede na natin siyang itapping sa ating isda. So ito na ang ating sweet and sour fish. Sa halagang 100 pesos, lalaki ang tiyan nyo sa hatid na swerte nito.